Happy Sunday po sa inyong lahat and welcome back to my channel. Pero bago po ako magpatuloy, kung kayo po ay bago lang sa aking channel, please hit on the subscribe button below, pati na po yung notification bell para kayo po ay updated sa mga videos na aking i-upload. At dahil Sunday po ngayon, pa-chill-chill lang sana ako. Medyo konting pahinga naman. Kaya lang meron po akong nabasang ilan mga comments at gusto ko pong ibahagi sa inyo kung ano ang nararamdaman ko tungkol sa mga nabasa kong mga comments. Dalawa po kasi yun eh. Una, ang sabi ng ating commenter, kaya daw nanalo si President Bongbong Marcos ay dahil marami daw na budol at naniwala doon sa 20 pesos na bigas na ipinangako niya nung panahon ng kampanya. Okay, so uulitin ko po. At ito po ay ilang daang ulit na ring ipinaliwanag ng mga pro-BBM. At kahit na hindi mga pro-BBM yung naiintindihan yung sitwasyon. Dahil unang-una, hindi po pinangako ni President Bongbong Marcos yung 20 pesos na bigas. Although, siyempre, yun ay pagpipilitan ng mga ayaw maniwala. Pero kahit na ilang ulit namin sinasabi na magpakita kayo ng video kung saan maririnig natin si President Bongbong Marcos na nangangako na ibababa ang presyo ng bigas sa 20 pesos, saka tayo maniniwala. Eh, wala kayong maipakita eh. Dahil ang sinabi po ng ating Pangulong Bongbong, kanyang aspiration o ang kanyang pangarap. Although sa sitwasyon natin ngayon, hindi po magiging madaling abutin yung pangarap na yon. Although hindi po nakakalimutan ni President Bongbong yung kanyang pangarap. Pangarap pa rin po niya yan. Dahil ito po ay magiging malaking tulong sa ating mga kababayan. At saka, napakakitid naman ng mga taong yun pa rin ang iniisip na matapos ang dalawang taon, hinahanap pa rin nila yung 20 pesos na bigas na pangarap ni Pangulong Bongbong. Kung siya nga nangangarap na maging 20 pesos ang bigas, tayo pa kayang mga ordinaryong mamamayan. Pero ang ipagpilitan ninyo na yan ay pinangako ni President Bongbong, eh hindi po totoo yan. Although sabi ko nga sa inyo, hinding-hindi naman kayo maniniwala. Dahil isa yan sa panira nyo kay President Bongbong, yung 20 pesos na bigas na yan. Pinagpipilitan nyo na pinangako yan. So sino ang inuutunin nyo? Sarili lang ninyo. Dahil kami na narinig namin na sinabi ni President Bongbong na pangarap niya na maibaba ang presyo ng bigas sa 20 pesos. Nakasama kaming nangangarap na bumaba nga ang presyo ng bigas sa 20 pesos. Pero para sabihin ninyo na binoto lang si Bongbong Marcos dahil sa 20 pesos na bigas, napakakitid naman ng inyong mga pag-iisip. Akala naman ninyo, mapapaniwala ninyo ang majority ng mga Pilipino? Eh alam naman po namin na iyan po ay pangarap. At bago nyo hanapin yung 20 pesos na bigas na pinangarap ni President Bongbong, bakit hindi nyo muna tanungin kung ano ang nangyari doon sa pinangakong 15 pesos na bigas ni former President Rodrigo Duterte? So, pababayaan na lang po namin kayo na ipagpilitan ninyo yung 20 pesos na bigas na yan. Dahil ang mga nakakaintindi lang po ang makakaintindi. Yung pangalawang comment naman, at dahil ngayon ay panahon na naman ng kampanya at ng eleksyon sa 2025, eh di lumalabas na naman yung issue na kaya lang daw nanalo si Bongbong Marcos ay dahil kay Sara Duterte na isa pong napakalaking kasinungalingan. Mananalo't mananalo po si Bongbong Marcos kahit na wala si Sara Duterte. And in fact, ginamit lang ni Sara Duterte ang mga loyalista para manalo noong 2022. Oh, huwag niyong sabihin hindi totoo yan. Samantalang nanggaling na mismo sa bibig ni Sara Duterte na yung unity na yun, yung kanilang slogan na babangon muli, na sama-sama daw babangon muli, ay nagwakas matapos niyang manalo. Dahil para kay Bongbong Marcos, patuloy pa rin ang unity. At dapat nga ipagpatuloy ang unity na yan kahit na wala na si Sara Duterte. Dahil kung ayaw makipag-unity ni Sara Duterte, mas marami pong Pilipino kay official ka, kaya ordinaryong Pilipino ka, ang gusto na tayo ay magkaisa. So kung gusto ni Sara Duterte na mag-solo siya, desisyon niya na po yan.
At least nakita na natin ang totoong kulay ni Sara Duterte na ginamit niya lang tayo mga loyalista para manalo ng 2022. At hindi lang naman po kasi si Sara Duterte ang nanggamit sa mga Marcos loyalist. Kahit na po ang kanyang amang si Rodrigo Duterte ay ginamit ang mga loyalista para manalo noong 2016. Kasi kung matatandaan ninyo, ibinabato nilang panira kay President Bongbong Marcos na wala daw siyang utang na loob na ipinalibing ni Rodrigo Duterte si Apo Lacay sa libingan ng mga bayani. On the contrary, hindi po si President Bongbong Marcos o ang mga loyalista ang may utang na loob kay Rodrigo Duterte. Si Digong ang may utang na loob sa mga loyalista. Dahil nung nangangampanya pa lang siya, way back 2016, ipinangako niya na kapag siya ay manalo, ipalilibing niya si Apo Lacay sa libingan ng mga bayani. At diyan niya nakuha ang boto ng mga loyalista. And sometime during that same year, 2016, nagbaba ng desisyon ang Korte Suprema na pinahihintulutan ng mailibing si Apo Lacay sa libingan ng mga bayani. At kailangan tuparin ni Rodrigo Duterte ang kanyang pangako na ilibing si Apo Lacay, na yun naman ang kanyang ginawa bilang pagtanaw ng utang na loob. Dahil po sa mga loyalista, kaya nanalo si Digong noong 2016. Tanggapin nyo man o hindi, dahil sa ipinangako niyang yun, ginamit niya ang mga loyalista, nangako siya na ipalilibing si Apo Lacay oras na manalo siya. At siyempre, sa tulong ng kanyang best friend na si Amy Marcos, nabudol nila ang mga Marcos loyalist na iboto si Rodrigo Duterte. At nung nanalo siya at nagbaba ang korte ng kautosan na pwede nang ilibing si Apo Lacay, wala siyang choice kundi ang tuparin ang kanyang pangako out of utang na loob. Dahil kung sakaling bumawi si Rodrigo Duterte at hindi na payagang mailibing si Apo Lacay sa libingan ng mga bayani na ginawa ni former President Joseph Estrada. Dahil yung mga past presidents po, talagang hindi nila pinayagan na mailibing si Apo Lacay sa libingan ng mga bayani. Si former President Joseph Estrada lang sana ang makakagawa nun. So naglabas na siya ng kautusan na ipalilibing niya si Apo Lacay. Pero sa last minute, binawi po niya. So ngayon lang natupad na mailibing si Apo Lacay. Pero kung hindi man tinupad ni Digong ang kanyang pangakong ililibing si Apo Lacay sa libingan ng mga bayani, maililibing pa rin si Apo Lacay kahit na sino mang presidente ang sumunod. Dahil may kautosan na po ang Korte Suprema. In fact, noong mga nagdaang mga presidente, pwede nilang ipalibing yan dahil prerogative yan ng presidente. Pero maliban kay Joseph Estrada, yung iba tinutulan na na mailibing si Apo Lacay sa libingan ng mga bayani. Pero yan po ang ginawang campaign promise ni Rodrigo Duterte, kaya siya nanalo. At wala siyang choice kundi ang tumanaw ng utang na loob. Kaya nung bumaba yung desisyon ng Korte Suprema, itinuloy na ang pagpapalibing kay Apo Lacay. Kaya ano ang sinasabi niyong may utang na loob ang mga Marcos kay Digong? Si Digong ang may utang na loob sa mga Marcos loyalist, kaya siya nanalo. So, meron naman palang pinagmanahan si Sara Duterte. Ginamit ni Digong ang mga loyalista para manalo noong 2016. Ginamit din ni Sara Duterte ang mga loyalista para manalo noong 2022. And granted, ipagpalagay na natin. Ilagay natin sa magkabilang sitwasyon. At sabihin na talagang may utang na loob ang mga Marcoses kay Digong. Yung bang pagpapalibing ni Rodrigo Duterte kay Apo Lacay ay nagbibigay ng lisensya kay Digong para alipustahin, para balahurain, para mura-murahin na lang si President Bongbong Marcos? Sagutin nyo nga yan. Sige, ipagpalagay na natin na may utang na loob si Amy Marcos, si Bongbong Marcos at ang buong Marcos family kay Digong. Yun ba ay magbibigay na ng karapatan kay Digong para mura-murahin na si President Bongbong Marcos? Pwede bang sabihin ni Digong na porke ako ang nagpalibing sa tatay nyo, wala kayong karapatang questionin or kontrahin kung mura-murahin ko man ang anak ni Apo Lacay na si President Bongbong Marcos? Ganun ba yon? Tatahimik na lang ba kayo ay ni Marcos ng habang panahon dahil pinalibing ni Digong si Apo Lacay?
hanggang kailan yung sinasabi ninyong utang na loob na kung iisipin nating mabuti. Kaya paulit-ulit nilang inuulit yung naratibo na yan na may utang na loob ang Marcos Family kay Digong para ma-brainwash ang taong bayan na kung hindi dahil kay Rodrigo Duterte, hindi maililibing si Apo Lacay. Pero nung naglabas na ng desisyon ang Korte Suprema, kahit na sinong presidente after Rodrigo Duterte ay pwede nang ipalibing si Apo Lacay. Kung hindi man pinalibing at hindi tumupad si Digong sa kanyang pangako, ngayong presidente na si President Bongbong Marcos, walang makakapigil na ipalibing niya ang tatay niya sa libingan ng mga bayani. And that is the truth and nothing but. Kaya kayo nagsasabi na walang utang na loob si President Bongbong Marcos kay ex-president, hindi po ang mga Marcoses ang may utang na loob kay Rodrigo Duterte dahil si Digong ang may utang na loob sa mga Marcos loyalist kaya siya nanalo. At kung hindi man siya tumupad na ipalibing si Apo Lacay, yung susunod na presidente, in this case, si President Bongbong Marcos, pwede niyang ipalibing ang kanyang tatay sa libingan ng mga bayani na kahit na tumutol man lahat ng mga oposisyon ay wala silang magagawa dahil yan po ay kautusan na ng Korte Suprema. Pero ang argumento nga ni Digong nung panahon na yon, hindi naman nilibing si Apo Lacay nang dahil sa siya ay isang bayani, kundi dahil isa siyang sundalo. At isa po yan sa mga kriteriya para mailibing ka sa libingan ng mga bayani. Ikaw ay naging sundalo ng Pilipinas. But then again, kanya-kanya po yan ang opinion. Binahagi ko lang sa inyo kung ano ang para sa akin ang totoo na wala pong utang na loob ang mga Marcoses at ang mga Marcos loyalists kay Rodrigo Duterte. Sila po ang may utang na loob sa mga Marcoses. At hindi talaga mananalo si Rodrigo Duterte kung walang suporta ng mga Marcos loyalists. At mapapatunayan po natin yan sa mga darating na halalan sa 2025 at sa 2028. Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below at magbabalik po ang usapang Tito Manny. Diyos ti Agnina.